supportan nyo sa V-Line Skincare, sa V-Line Cosmetics, sa V-Line Media Group, at sa lahat ng business ng V-Line, maraming salamat. Kahit hindi ako masyado nakakapag-promote ngayon dahil nga ako ay nagbe-bedrest or ano. So, kahit ganon, eh, grabe pa rin ang supportan nyo mga BB. So, kailangan ko nang magdagdag ng delivery or shuttle na van. So, na-bless tayo ulit ni Lord ng panibagong service. So, dito ko na pinadiretso mga BBs dahil nga, kailangan kong pumirma. Let's go! So mga babies, ayan na siya. Tingnan na natin. Oh my God! Parang mag-outing. Ganyan lang. Kuya, dyan lang sa tabi. So ayan mga babies, meron na tayong additional na sasakyan para sa V-Line. Sa office naman yan ipapark. So pang V-Line talaga. So maraming salamat sa suporta nyo. At si Trisha, ayan. Sa mga gusto bumili ng kotse kay Iris ako, dyan ko binili yung Alphard, yung kotse ni ate, yung etos. Nadagdagan na naman yung parking dito. Magagalit na naman yung guard namin. Bakit dagdag kayo ng dagdag ng kotse? Wala na nga kayong parking lot. Ngayon dahil bachelor's party ni Juni. So ayoko maghintay ng lasing. Good morning. So yun nga mga babies, kakain lang ako sa baba at aalis kami ngayon para mamili ng gown para sa kasal ni Vien kasi yung mga magulang ko is bisita and sila ate. So syempre naka-gown yun. Ano, doon na kami mag-stay kasi ang call time ko is 1 AM. So, dawaling may makeupan. Ano ako, bride? Ang laki ng mukha ko. Buti ka, yun lang eh. Bakit ikaw? Wala, kapit bahay. Imo! Akala ko sasabi mo, ang pangit ng mukha ko. Damn it! Taray, best man. Ang tawag sa'yo ko? Best uncle. Pwede palang best man ng kapitbahay. Ang ma-update ko lang sa inyo, preparation ko. Kala ko, upload mo na lahat sa'yo, pati yung honeymoon eh. Pwede, kasi kailangan kong pampaan. Ikaw, love, kailan ngayon ang plano mo? Na. Stay lang natin si Rosa at si Benis. Kasi nga, yun nga yung reverse order nga eh. Pat-pat, oh, bunso siya. Sumunod si Junjun, pangatlo, oh, sino makasunod? Benis. Bakit? I-delete ko channel mo. Dito lang ako nakita ng kapitbahay, pinipilit ng pasa. Ito pa pala, pinag-usapan namin to kanina ni Kong. Dalawang kasal, yung hindi ko na after partyhan. Hindi ko pa alam na nung kasal ni Pat, yung after party, hindi ko pa alam na buntis ako. Yan. Pero buntis na ako noon. And syempre may after party. Ang after party niyan is inuman. So, pinipilit ko, palapit pa lang sa akin yung alak, hindi ko na talaga, medyo naaanuhan na ako, bakit hindi ko mainom yung alak nung time na yon. Talagang, hindi talaga. Pinipilit na nila ako kasi, syempre, nakakapanibago yun ako, hindi iinom, tapos, kasal. Tapos, takantaka ako, maya-maya konti, nagpaalam na siya, matutulog na daw siya. For the first time, ha? Hindi ako ganun. Never umaayaw si B, guys. Patay na lahat. Si B, pinapatagay pa, pati yung gwardiya dun sa may... Pati bouncer, kuya, shot. Uy, grabe ka. Shot, pero totoo. Shot. Pero bawi ka na lang sa kasal niyo sa ni Benis. Ay, hindi rin pala pwede. Babantayan niya si Kidlat. Babawi na lang ako sa kasal namin kung kakasal man kami. Taray, handang-handa na. So, ayan, nag-aayos na sila ng nagwe-wedding preparation na sila. Ako naka-update. Good morning! At breakfast na.
andyan din si Pa. Masaya pala siya ng ano. Hindi na ako yung bride. Kasi stressful talaga nung ako yung bride. So ngayon, talagang makatulog ako ng 4 hours. Sana all. Banda ng gising ko. Tapos bago siya matulog. Bago ako matulog, ginapa ko yung asawa ko, mga ganun. Buti ka pa, 4 hours ako, tinalo ko yung ikinakasal. 30 minutes lang tulog ko. Hindi naman ako yung kinakasal, pero kinakabahan ako. Ano ba naman to? Ganito pala yung feeling ng bisita. Bakit di ka makatulog? May kasama na maingit. Oo, parang sabi ko, ito na naman tayo bukas. Oh. Ito na naman, nasampal na naman ako ng katotohanan. Parang kinakabahan din ako. Sobrang galing lang talaga ni Paul kaya lagi ako kay Paul nagpapa-makeup. So ito tayo ngayon, nagpahaba ako ng hair dahil Jai, pantago ng mga taba. So ayan si Paul and si Doms. Ayan. So sa mga wedding, sa mga debut, si Paul, Jai, siya ang lagi nagme-makeup sa akin. So guys, ito na si Vienster. Toro ni Poplo. Oh my God! Hindi pa siya nakagawon, mamaya na. So exclusive, dito niyo unang mapapanood yung channel. Susundin ko na to. Dating, tingnan mo ang liit ng katawan ni Bian. Alam mo ba, hanggang liig ko lang to, Jai. Ito si Chloe. Hello. Si Aki. Hello. Si Ka. Si Madam. Si Ate T. Hello. Aqua Cream. Bili na. Aqua Cream. Oh, loyal yan. Aqua Cream, Baninay. Baninay. Ano ka? Aura. Aura, ikaw? Michelle D na meron sa loob na Kong TV. Michelle D, ikaw? Sandy Shosh na. Oo. Sa akin, stained glossy balm na maroon yung nandito sa gitna. Feeling cosmetics number one. So guys, yun na yung napakapawi. Oh. Lagi na lang tayo yung bisita. Asawa na ba? Si Sarah G, pa-picture po. Ay, Bianca umalis. Uy, ba't ka naman pagod na pagod? Para naman ikaw yung nanay nung bride. Ang lambot kayo. Wow. Pinakuloa. Wow. Taray. Nakalabas ng kwarto. Diyos ko, Jai, wala akong naabutan. Kasi ko... Natulog lang siya. Natulog ako kasi nadulas ako kanina. Eh, medyo na-stress ako, natakot ako. So, nagpahinga muna ako. Nadulas ako sa hagdan. Okay naman ako, pero magpapa-ultrasound ako bukas. Pero yun nga, sobrang ganda ni Vien kanina. Sobrang ganda sa kanya yung gown niya, no? Sobra. Alam mo nung nakita ko si Vien? Tapos nakita ko nakatalikod si Vien, sabi ko, sana all walang back knee. Ganda yung sa may likod. Tanong, mawawala na yung sayo. Huwag kang masyado umasa. Kasi alam mo, nung nabuntis ako, lalong dumami talaga yung tigyawat ko sa likod. Pero yun nga, napakaganda ni Vien. Oh. Punta ka din naman. Dapat mo? So guys, yung dating regalo ko kay Pat is yung gown niya. Ngayon naman, magre-regalo naman tayo kila June and kay Vien.
para walang ano, silipan. Sa sobrang wala kaming plano, binibigay na lang namin yung budget. Pag kami na, wala na kami. Magdadala na yung bisita ng sarili nilang handa. Yung kanila pong dalawa, total of 500,000.